Hi guys, kamusta? I'm Raymond Gerald Tabake and welcome to this video. So basically, itong purpose itong video na ito, ba't ko ito ginawa is kasi gusto ko lang magbigay ng parang short review, okay, na experience ko dito sa Rocket Pages. So basically, itong Rocket Pages ay isang lead capture page na creator, okay, lead capture page creator na ino-offer ng Unity Network. So ito, sa paggawa ko ng video na ito, hindi pa siya naka-release sa public. Pero yun, marirelease din siya by this month siguro, September or by next month, basta malapit na. Okay, so i-message, kung interested kayo dito, i-message na lang ako, no? So, anyway, paano ba to, no? Ano bing experience ko dito sa Rocket Pages? So, nakakatuwa talaga, actually very excited, very proud user ako nitong Rocket Pages kasi ito rin mismo yung ginagamit ko para makapag-capture ng leads, makapag-capture ng prospect, ng mga email information ng prospect, at ayun, mas naging qualified yung mga prospect na nakakausap ko na operan ko dito sa business ko. So paano ba 'to nag-work, no? Paano ba 'to nag-work tong Rocket Pages? So basically, kapag gumawa ka na ng account, kapag nag-avail ka na ng account dito or nag-avail ka na ng ano ng Rocket Pages sa Unity Network, okay, magkakaroon ka ng username at saka password. Okay, pupunta ka dun sa website na papadala nila sa mo ma-access tong Rocket Pages at pag login mo, ito yung page na makikita mo. Okay, ito. Pero since kasi ginagamit ko na, kaya ang dami ko ng pages, isipin nyo, no? Talagang very excited user ako dito. So, mangyayari sa inyo, ito lang, create new page lang. So, kapag pinindot nyo yan, okay, ayan, mapupunta kayo sa ganitong klaseng pages. So, basically, sa totoo lang, ang pinaka isang bagay dito na talaga natutuwa ako, na talaga nagustuhan ko, ay very simple lang talaga siya. Okay, na-eliminate na yung sinasabi na kailangan pa ng coding, na talagang for techies lang, no? Ito kasi, nakagawa na, okay, nakagawa ng template. Sa ngayon, sa ginagawa kong video, wala pa siya nung pwede ka mag-create from scratch. Pero sa tingin ko, magkakaroon din ng feature niyan in the near future. Pero since ngayon kasi medyo beta pa siya, no? Beta pa siya. Pero madali na siyang gamitin. So paano bang kaano kadali ko? So katulad nito, gagawa ko ng Rocket Page para sa inyo. So testing lang. So ayun lang, click mo lang, mamimili ka na ng template na gusto mo. Itong pinili ko is capture page. Okay, so maglo-load siya. Okay? Tapos yan, depende sa internet connection mo kung mabilis man siya o mabagal. So yan, basically ganyan siya, maglo-load. So ang gagawin mo lang dito para makapag-edit ka ng mga pages is magki-click ka lang talaga. Okay, so click. Yan, maglalabas yung ganyan. Pwede mong pindutin itong pencil para i-edit. Or pwede mong i-double click. So katulad, 3 easy steps. Make money online. Ikaw na bahala, no, kung ano gusto mo. Katulad, how to lose weight, parang ganun, in 3 easy steps. Ikaw na bahala kung paano. Basta yung purpose ito ay para ma-convince sila or parang ma-qualify sila na talagang interesado sila. So basically, ganyan. Pwede mo rin tanggalin itong logo ng Rocket Pages kung may sarili kang logo. Okay, pwede mo i-replace image. Okay, papalitan mo. So sabihin natin, ayan, iiwan lang natin dyan. So ayan, pwede mo rin palitan. Double click mo lang, magkakaroon ng ganitong cursor. Cursor ba tawag dyan? Yan. Tapos i-edit mo na. Tapos ito, kapag may gusto ka rin i-edit na color, katulad na itong button, ayaw mo ng ganyan, no? Pindutin mo lang itong color, tapos kaliwa. Sa kaliwang version. Tapos yan na, mamili ka na ng gusto mong color. Okay, katulad gusto mo orange, no? Orange ba yan? Parang flesh or parang brown. So ayan, no? So basically, ang simple lang niya. Tapos kung gusto mong palitan yung picture, which is ito, maganda nang picture to, pero pwede mo rin palitan yan. Replace image lang. Or pwede sa image. Media Manager. Ayan, mamimili ka lang, no? Pwede ka mag-upload mula sa computer mo. Okay, mamimili ka na ng picture, mag-explore ka lang sa computer mo. Or sabihin natin, since ako, nakagawa na ako dati, sabihin natin, ito yung gagawin ko na image. Oh, so, ang bilis lang, no? Ang dali lang. So, ayan. Get access now. So, ikaw na bala kung paano mo i-edit yan. So, very simple lang talaga. Tapos, kung gusto mong gumawa ng ano, yung parang step 2 na opt-in, yung parang may lalabas na box pa, pwede mong i-edit tong link, yung kadena doon, tapos quiz page, tapos mamili ka dyan kung anong gusto mo. Sabihin natin ito, piliin natin ito. Okay? So, very simple lang talaga. Pwede mong palitan, pwede mong sabihin natin, step 2, ganyan, or pwede mong tanggalin, pwede mong i-edit din, usual, I mean, same, no? Same. So, dito, sa field,
sa opt-in form, ayan, pwede ka mag-integrate. Sa ngayon, no, GetResponse and AWeber pa lang ang available sa kanila. Pero sa tingin ko, in the near future, dadami pa yan. Pero very simple na lang, di mo na kailangan kopyahin yung code. Yung GetResponse, no, may API key. Pwede ka magtanong sa support ng GetResponse kung GetResponse user ka, kung saan mo makikita yung API key. Gagawin lang, kapag nakita mo ng API key, i-copy-paste mo lang yung buong key doon, slagay mo lang dito, tapos lalabas na yung mga campaigns mo na ginawa. Okay? So basically, ganun siya. Ayan. After nyan, balik ka na doon. Sa textile or sa field settings, ayan, pwede ka mag-end, pwede mong ibahin yung color. Turo ako dito, hindi mo pala nakikita. So ayan, pwede mong balitan. Ayan, enter your best email address. Diba? Ayos. So ayan. So okay. No? Ayan. So yan, basically, ganun din, no? Same din yung parang ginagawa mo kanina doon sa previous page. So yan, get instant access. Pwede mong palitan ulit yung color. Okay? Yan, sa background, no? Pwede mong palitan. Or, kapag ayaw mo nang palitan color, double click mo na lang. Tapos namin, send me the video. Okay? So yan. Yan, naka-integrate na yan sa GetResponse account mo. So ang gagawin mo na lang dyan, save. Or pwede to save squeeze box. Okay? After nyan, click exit. So, nakagawa na siya, no? So, ibig sabihin, talaga naka-ready-made na siya. Kung baguhan ka, hindi ka na madidistract kung anong kailangan mo isulat. Kasi pwede mo na agad gamitin yung naka-template. No? Pero kapag may konting experience ka naman, gusto mong maiba, of course, advisable pa rin na baguhin mo na sarili mong gawa. Okay? So, yan. So, very easy lang talaga gumawa. So, exit mo lang yan. Tapos, ano naman mangyayari, no, kapag nag-opt-in sila diyan. So kapag nang opt-in sila diyan, kapag pinindot nila 'yan, okay, pwede mo i-edit kung saan sila mapupunta. Katulad ng thank you page, i-click mo 'yon. Sabihin natin ito, kapag nag-opt-in sila diyan, mapupunta sila, sabihin natin, sa blog ko. Okay, raymondgeraldtabake.com. Okay. So ang gagawin mo lang, i-click mo lang kapag lumabas 'to URL. Tapos ayan na, save. Okay? So ayan na, naka-save na siya. So after nyan, pag nagawa mo na siya, save mo na lang. Okay? Tapos pwede mo rin i-edit, no, kapag sabihin natin na tablet or yan, pwede mo i-edit kung ano itsura niya. Okay? Katulad dito, sobrang laki nito kapag gadget, pwede mong liitan. 'Di ba, liit na masyado. Yan, yung itsura niya kapag nakita mo sa gadget, kapag view mo sa gadget mo. Okay? So pwedeng ganyan, tas okay na siya, naka-save na siya. So hindi nagbabago, no? Ibig sabihin, para sa gadget ganyan lang yung edit mo, pero kapag computer niya pinakita, yung ganito pa rin, yung original, no? So 'yun. So save, tapos publish. Kapag okay na, kapag tapos mo na i-set up yung thank you page, okay na, publish na. Tapos pwede mo na i-view. Ayan. So pag view mo, makikita mo na. Tapos ito yung nakakatuwa dito, 'di ba? Balik muna tayo dun sa page natin. Dito. Isang nakaka-excite dito, no, is yung analytics, no. Itong may mga iba kasing marketers, nagbabayad pa sila ng mga conversion pixels pa nila at saka ng mga tracking links pa nila, no, mga tracking software, tracking services. So dito kasi sa Rocket Pages, isa pa sa nagustuhan ko dito ay dahil meron na siyang built-in na tracking link or tracking, ano, sabihin natin tracker, parang gano'n, no? So nakakatuwa, katulad ito, analytics, pwede mong pindutin. Ayan, visitor, kasi nag-view ako. So consider as one visitor ako. So actually, unique visitors na to. Okay? So katulad yan, nag-opt-in ako. Send me the video. Ayan, diba napunta ako sa blog ko kasi yun nilagay ko dun sa thank you page, no? So ito yung nakakatuwa dito, kapag ni-refresh mo to, okay, natatrack. Okay, natatrack niya na meron nag-opt-in. So, mamaya explain ko sa inyo anong kinagandahan nyo, no? Back to pages ko muna. So, ito pa yung nakakatuwa dito, isa pang positive review ko dito. Okay? Pwede ka pumunta sa leads. Ayan, makikita mo pa yung email information. So, ibig sabihin, kahit wala kang autoresponder, pwede mo siyang gamitin. Kanina may in-integrate akong autoresponder, diba? Alam ko pwede mo rin siya gamitin kahit wala ka pang autoresponder. Parang gagamitin mo lang siya
Okay? Para mag-qualify ng list. Tapos ikaw na bahala mag-email sa mga taong ito. Diba? Kung sino mag-opt-in, malalagay dito at pwede mo rin i-download para ilagay sa autoresponder mo. So, ang daming pwedeng gawin. Okay? Ang daming pwedeng gawin. Tapos, very friendly pa siya sa mga baguhan. At ito pa yung pinaka nakakatuwa talaga dito na kaya ako napalipat dito sa Rocket Pages. Actually, gumagamit ako ng OptimizePress, gumagamit ako ng InstaBuilder. Pero dahil nung nakita ko to, bigla akong lumipat dito sa Rocket Pages. Pakita ko sa inyo. Ano ba itong sinasabi ko? Okay. Kasi sa totoo lang dito, nagtetest ako. Nagtetest ako ng mga opt-in form. Okay? So dito, katulad nito, meron ako isang page. Pakita ko lang sa inyo. Tapos, isa pang page. Ginawa ko, pinaglaban ko siya. Parehas na traffic source. Parehas silang FB ads. Tapos, dahil sa analytics, no, pinaglaban ko yung dalawang pages na to. Oops, sorry. Okay. So, makikita nyo. Ayan. Tapos, ito pala yung isa ko ba pinaglaban. Di pala yung isa. Okay. Exit ko muna to. So, pinaglaban ko tong dalawang to. Tong dalawang page na to, no? Ibig sabihin sa marketing, no? Tawag dito sa A-B testing. Okay? Split testing. Okay? So, dito, pinaglaban ko tong dalawang to. Kung makikita nyo, halos similar lang yung background. Similar lang din yung get free access, may konting additional lang, no, mas pinalinaw ko to, mas kinonti ang ko, tapos mas medyo detailed ito, mas konting convincing power pa to. Pero ang ginawa ko nung tinest ko siya parehas, so teacher swim siya, no, teacher swim saka teacher page 2, nung chinek ko yung analytics, ito yung sa teacher swim, yung mahaba ito. Okay, ito kasi yung power dito sa ano, sa Rocket Pages. Kung makikita nyo, 20%. Ibig sabihin, naka-convert na agad siya. Okay? Naka-calculate na agad kung ilang visitors at ilang agad yung nag-opt-in. Tapos dito, sa isa naman, no? Dito sa teacher page 2. Okay? Tignan naman natin yung naging resulta niya last 30 days. Ayan, 31%. So, nakita ko na agad kung ano yung panalo. Which is, ito yung isang reason kung bakit marami nagfe-fail, no, sa Facebook ads, marami hindi nakakapag-convert ng sale kasi hindi nila alam na hindi pala nagko-convert yung landing page nila. So ibig sabihin, kapag lahat ng traffic, talaga nag-invest ako ng traffic lahat dito, hindi ko alam na yung pala mas effective pala to. Okay? So nakakapag-test ako. So kaya ang dami ko rin nakukuha mga prospect, ang dami kong prospect list dahil yun nga nalalaman ko ano yung mas effective. So ibig sabihin, ang gagawin ko, i-off ko yung campaign ko dito at mas makakatipid ako ng pera kapag dito ko nilagay. Okay? So, very powerful stuff na pwede mo rin magamit sa marketing mo. At yun yung nakaka-excite sa Rocket Pages. So, basically, yun ang review ko dito, no. Una, it's user-friendly, no. Kahit baguhan ka sa marketing, hindi ka madi-distract. Pwede ka na agad mag-click na lang, tapos pwede mo nang gamitin agad dahil naka-ready-made na yung template. At ito yung nakakatuwa rin dito dahil yung mga templates dito, pwedeng pang-webinar, pwedeng sales page, pwedeng capture page, thank you page, iba-iba. Okay, and I believe, no, sa future, dadami pa siya. Okay? Tapos, pangalawa is yun na nga, no, nakagawa na siya. Tapos, balik muna tayo sa pages ko. Okay? Pangalawa dito, ayun na nga, no, dahil sa analytics, natatrack mo na agad. Okay? Natatrack mo na kung ano yung mas effective at saka hindi effective. Tapos, yung pangatlo dito is yung leads. Okay? Hindi mo na kailangan ng autoresponder para makapag-collecta ng list dahil para na rin siyang built-in, no? Built-in na qualifying machine. Parang ganoon na rin, no? Pero yun na nga, of course, ikaw pa rin yung magpapadala ng email kasi hindi siya autoresponder. Okay? Nangungulekta lang siya ng mga listahan. Okay? Which is one powerful feature na rin ng autoresponder, no? So, pwede ka na agad magsimula kahit kaka-avail mo lang ng Rocket Pages. Tapos, ayun, basically ganun lang, no? Very easy rin siya sa split testing at saka very user-friendly at saka pwede ka na agad mangolekta ng list. Okay? At saka yun lang naman yung downside lang naman na nakita ko dito, medyo parang mag-aano yung mga advanced marketers dito, no? Kasi wala pa silang free na parang gusto nilang ano, sabihin natin parang free editing, no? Wala pang start from scratch. Okay? At saka very secured kasi itong Rocket Pages. Sa tingin ko, medyo kulang sa freedom. Okay, yun lang naman, no? Kulang sa freedom kasi kulang sa freedom sa pag-e-edit. Okay? Kasi yun na, nakagawa na siya, naka-edit, naka-template na siya,
Sa tingin ko sa near future magkakaroon din ng mga features na gano'n na pwede mo rin siya i-edit, no? So yun lang naman yung nakikita kong downside dito, na very ano siya, strict siya, pero yun yung maganda dito, no? Kapag baguhan ka, hindi ka na madidistract, no? Kaya may mga guides na na kung saan ka pipindot, ano yung kiklik mo. Okay? So very ano, actually madali naman siya i-edit eh. Kung titignan mo yung katulad dito, pakita ko na lang ulit, no? Madali lang siya edit, pero alam mo yung kapag very artistic ka talaga na marketer, alam mo yung parang gusto mo, meron ditong ano dito, meron ditong maliit ng video, parang wala pa siyang feature na gano'n, no? Yan, katulad ito, pwede mo rin i-drag, no? From right to left. So very ano na, madali lang siya i-edit. Yung ibig ko sabihin kanina is yun na nga, kapag very artistic ka, very ano ka, yung dating sa pagmaarte, okay, maarte sa pagmamarketing, no, lalagyan mo pa ng testimonials, lalagyan mo pa ng submitin ng drawing dito, yung mga ganun. Medyo ano siya, talagang pinagfo-focus ka na mag-produce ka na agad ng leads. Huwag ka nang masyadong maglagay ng kung ano-ano. Parang ganun siya. So very friendly talaga siya sa mga baguhan. Okay, so yun naman, very excited lang talaga ako dito, no, sa paglabas nito sa public. Yung nakakatuwa dito, ito lang naman yung short review ko dito na I hope, no, makatulong sa iyo to, at nakaka-excite talaga to ng paglabas sa public, dahil talagang marami nang makakagamit nitong Rocket Pages. At ito, September 5 pa lang, so beta tester pa lang ako, beta user pa lang, kaya sa tingin ko marami pang pwede idagdag dito, at eventually, no, hopefully in the near future, mas marami ng features. At saka siguro, baka nasagot na rin, no, yung mga downsides na nakita ko. So, I hope na maging user ka din itong Rocket Pages, kasi ako, I'm a very proud customer na ginagamit to. At I believe, no, makakatulong din sa'yo to, lalo na kapag wala ka pang autoresponder, yung mga ganun, no, hirap ka talaga sa codes, talagang baguhan ka, wala, hindi ka pa techie, yung mga ganun klase mga bagay. So hopefully nakatulong tong short review na to. Kung nagustuhan mo to, click the like button, leave comments below. Kung may mga questions ka, baka may maisagot namin, no, baka makatulong pa sa'yo, baka masagot ko rin. Okay, pwede mo rin to i-share yung video na to, no, para makatulong din. Okay, kung nagustuhan mo to. At ayun lang naman, no, I hope na nakatulong tong review na to. Once again, I'm Raymond Gerald Tabake. See you again on the next video. Have a great day. God bless. See you next time. And bye-bye.